Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang aagawan nga daw ng pwesto ni Ja Morant si Stephen Curry. At ang balitang maglalaro na si Kevin Durant. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang pangatlong manlalaro na pwedeng idagdag ng Los Angeles Lakers sa kanilang lineup ngayong season. Alam naman nga po ninyo mga katrops na hindi nga isang basta-bastang manlalaro lamang si Ja Morant, gayong isa lang naman nga siya sa mga batang superstar ngayon na hinahangaan ng maraming mga fans. At dahil rin nga sa kanyang ipinapakita magandang laro ay nabubuhat pa nga po niya ang kupunan ng Memphis Grizzlies sa pagiging ika-top 4 sa standings ng Western Conference. Meron na rin ngang ilang mga NBA expert ngayon ang naniniwala na kayang lampasan ni Ja Morant ang mga sikat na pangalan sa liga gaya na lamang ating 2-time MVP na si Stephen Curry. Base nga dito, mayroon nga daw pong mataas na tsansa si Ja Morant na hirangin bilang bagong mukha ng NBA kesa kay Stephen Curry dahil sa dynamic na aspeto ng kanyang laro na hinahangaan ngayon ng mga NBA experts at ng mga fans ng liga. Naihalin tulad rin naman nga ito si Ja Morant sa superstar ng Brooklyn Nets na si Kevin Durant, gayong halos magkapareho nga sila ng pinagdaanan simula na makapasok sila sa NBA. At gayong nabanggit na rin naman nga natin ang pangalan ni Kevin Durant, ay pupunta na nga tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang opisyal na itong magbabalik sa Brooklyn Nets. Makalipas nga ang isang at kalahating buwan mula na magtamo ng injury si Kevin Durant sa kanyang tuhod, ay sa wakas maglalaro na nga ito sa kanilang susunod na game kontra sa Miami Heat na nangunguna ngayon sa standings ng Eastern Conference. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, simula nga na magtamo ito ng injury ay hindi na nga naging maganda ang lagay ng Brooklyn Nets sa standings ng Eastern Conference sa sunod-sunod nilang pagkatalo. Kaya isang napakagandang balita nga po para sa kanilang team at sa kanilang mga fans ang kanyang paglalarong muli, lalo pat si Kevin Durant lang naman nga ang nag-iisang player ng Nets na kayang buhatin ang kanilang buong kupunan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang pangatlong bagong player na pwedeng kunin ng Los Angeles Lakers sa loob ng buyout market. Dahil nga sa hindi pa rin nahihinto ang sunod-sunod na pagkatalo ng Lakers sa kanilang manguling laro, ay bumagsak na rin naman nga ang kanilang tsansa na makapasok pa sa playoffs. Pero ayon nga kay LeBron James, hindi pa rin nga daw po sinusukuan ito ang kanilang kupunan hanggang meron pa silang mga natitirang laro. Ngunit hindi na rin naman nga niya maitatanggi na kailangan niya na ng mga bagong katulong. At kung hindi man nga daw maging epektibo ang mga bago nilang kinuha noong nakarang araw na sina DJ Augustine at Wenyen Gabriel, ay mapipilitan nga ang kanilang team na kumuha muli ng pangatlong bagong player sa kanilang lineup. At kung gagawin man nga nila ito, ay maghahalongkat na naman nga sila ng mga bagong manlalaro na available sa loob ng free agency market o di kaya'y sa buyout market. At base nga sa inilabas na balita, ang pinakakarapat dapat nga daw pong player na pwede nilang kunin ngayon ay walang iba kundi si Tyrese Evans na pinapayagan na makapaglaro sa loob ng NBA. Bale, isa nga itong 3-and-D player na mapapakinabagan talaga ng gusto ng kanilang team na nag-i-struggle ngayon sa 3-point line at sa depensa. Kayang kaya rin naman nga nitong gumawa ng kanyang sariling tira, kaya wala nga silang magiging problema sa kanya. Ngunit upang magawa nga nila iyan, ay kailangan muna nga nilang gumawa ng isang bakanting pwesto sa pamamagitan ng pagtanggal ng isa sa kanilang mga players na walang masyadong naitutulong sa kanilang mga laro ngayong season. So yun lang nga ang handog ko sa inyong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.